boses sa mamamayan na silbing spokesperson ng ating Pangulo Rodrigo Duterte at nag-sponsor ng Balintrabaho at Universal Hard Coverage Deal Action Man sa Senado ang spoke ng bayan number 54 Secretary Harry Roque. Papasalamat dahil alam natin magwawagi na ang pagsama-sama sa unity. Maraming salamat po sa inyong walang pagod na pagpapakita ng suporta. Pangatlong beses ko na po dito sa Isabela at lalo lang po umiinit ang pagtanggap. Maraming salamat po dahil dito ka sa Region 2, tinanggap ninyo ang mensahe ng pagsama-sama para tayo makabangon sa pandemya. Maraming salamat po dahil dito sa Region 2, nais nating ipagpatuloy ang pagbabago na nasimulan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. At ang ating pangako, hindi lang po tayo magkakaroon na 6 na taon na patuloy na pagbabago, magkakaroon tayo ng pagbangon, pangangalagaan, ang magsasaka at ipagbabawal ang pag-angkat ng bigas. Ibababa po natin
ang preso ng pataba at ibababa natin ang preso ng pesticides. Pinag-aaralan na po natin kung ititigil natin ang rice tarification mo dahil hindi natin kinakailangan ng limos. Ang kinakailangan natin, merkado para sa magsasakang Isabela. Mga kapatid dito sa Region 2, salamat din sa inyong suporta dahil kayo po ay nakipagtulungan kay Presidente at nag-mask, hugas, iwas at pagbakuna. Narito tayo ngayon, nagwawagi laban kay COVID-19. Ipagpatuloy po natin ang pagmamask, hugas, iwas at bakuna. Region 2, bakunado na ba kayo? Ang tatalino ng taga-Region 2. At pangako natin, magpapatuloy natin ang pagtataguyod ng kalusugan. Nung isinulong natin ang universal healthcare, libreng pagamot at libreng damot, hindi ko akalaing na magiging banta korupsyon sa PhilHealth. Pwes, dahil hindi sila nag-ige, sa susunod na 6 na taon, bumubagin ng PhilHealth, papalitan ng National Health Service nang mawala ang mga korup sa PhilHealth. Itataguyod po natin ang karapatan ng lahat ng Pilipino na magkaroon ng sapat na pagkain. Ang gagawin po natin sa pamamagitan ng ating pangunukalang batas na Zero Hunger Bill, ang bigas ng Region 2, ipapakain natin sa buong Pilipinas nang mawala ng Pilipinong nagugutom. At syempre, dahil natutuyo na po ang mga bags na pinagdadalingan ng ating inumin ng tubig, sisiguraduhin din natin na sa susunod na 6 na taon, lahat ng Pilipino magkakaroon ng ligtas, sapat at malinis na inumin pang tubig sa pamamagitan ng Right to Water Bill. Pero ang ating pangako talaga, dahil tayo ang nagbibigay pagkain dito sa Region 2, sa buong Metro Manila at sa buong Luzon, uunahin natin ang interes na magsasaka dito sa Region 2. Ang pakiusap lang po, kinakailangan bantayan ang boto. Dahil alam naman natin kung sino na ang nasa puso at kung sino na ang pinili para presidente at vice-presidente. Ang tanong ko, Region 2, papayag ba kayong manakaw ang boto ninyo? Papayag ba kayo na magkaroon ng peking presidente? Papayag ba kayo mabaliwala ang inyong mga boto? Pwes, iparinig natin sa kanila. Dito sa Region 2, nagdesisyon na ang presidente ng Region 2 ay si DGF! At ang vice-presidente ng Region 2 ay si alam niyo ba ang isusumbong ako? Ang sabi ng surveys, mahina daw si Harry Roque sa Region 2. Totoo ba ito? Sino po ang isang ibobotong senador ng Region 2? Hindi ko po narinig. Sino po? Napakalakas ng inyong sigaw. Nice nyo bang magsayaw tayong lahat?
sayaw. Okay, tuturuan ko muna kayo habang hinahanda ng Maestro Antugtog. Madali lang. Promise Region 2, lahat tayo sasayaw. Okay, cross, side, side, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Let's go! Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko po akalain ang ordinaryong mamamayan na gaya ko, hindi anak mayaman, hindi anak politiko, ay mamahalin ng Region 2. Ito na po ang huling pagkakataon na tayo ay magkakapiling bago mag-eleksyon. Tanggapin ninyo ang aking pasasalamat. Maraming, maraming salamat po. I love Region 2. I love the Philippines. Mabuhay po kayong lahat. I love you all. Sa isang tinig, hari-rote ang sigaw.